Ito na mga idol, oh. Yan. Yan, lumampas na sila dyan sa isa. Yan. Lumampas na siya. Okay mga idol. So mayroon akong bagong ideya na ipapakita sa inyo. So ang gagawin nating ice cream ngayon, kalating kilo lang. Tapos ang gagawin natin dito, papalsahin natin na hindi natin lagyan muna ng milk boy. So ang gagamitin natin, gata. Kasi pag ibap, hindi siya alsa pag ibap yung gagamitin natin. Kahit walang milk boy, basta may gata, alsa pa rin yan. So ito yung mga sangkap natin. Kalating kasaba, kalating kilo. Tapos isang kilong milk boy. Dalawat kalahati yung asukal. Tapos ito, gagamit din tayo nito, 1 liter. Tapos yung maliit lang na condense. So ipapakita ko sa inyo. So ito yung paraan sa paggawa, na halos doble yung tubo kasi aalsa na siya na wala pang milk boy. Tapos pag mailagay na natin yung milk boy, aalsa ng todo yan. So bukas titingnan natin kung gaano kadami yung kalating kilo na gagawin natin. So yun naman kailo, yung kasaba at gata pinaghalo na natin. Yan, kumulo na yung tubig natin. So ilalagay na natin dito. Ng ingredients. Ito yung milk boy. Hindi pa natin hinalo. So bukas na natin yan ihalo dito pag umalsa na to. So sa mga hindi naniniwala dyan na hindi umalsa yung ice cream pag walang milk boy, bukas ipapakita ko sa inyo. Pero pag ibap nyo yung gagamitin nyo, tapos gagawin nyo na sa ganitong procedure, huwag nyo gawin kasi hindi talaga siya alsa pagka ibap yung gagawin natin, hindi gata. Kasi ang gata mga idol, hindi lang sa ice cream, hindi lang milk boy o gatas ang nagpapaalsa, pati yung gata. So, aalsa lang yung ibap pag mahaluan natin ng milk boy. Pero kung hindi muna natin lagyan ng milk boy tapos ibap lang tulad nito, pinaghalo na natin. Kung ibap yan, hindi yan aalsa mga idol. Pero pag gata, aalsa yan. Ayan mga idol, nakababad na oh. Yan o. Yan.
Mainit pa yan, oh. Malasaw-aso pa, oh. Bukas, papalsahin natin yan, mga kaidol. So, ayun na mga kaidol. Lalagyan na natin ng yilo at saka asin. So, sa paglagay ng asin dito, mga kaidol, hindi mo lang natin damihan ng asin. 50-50 lang muna yung paglagay natin kasi pagtuduhan na natin ng asin yan, hindi gaano alsa yung ice cream natin. Kubol siya, kubol. Abutan tayo ng tigas. Pag abutan tayo ng tigas, hindi na gaano angat yung ice cream natin. Kaya 50-50 lang muna. Tapos pag umalsa na, pag umalsa na yan, tapos may tubig na yung, nagtutubig na yung yilo natin, natanggalin natin yung tubig, tapos palitan natin ang panibagong yilo, tapos asin, tsaka natin tuduhan ng asin para patigas na siya. Kasi minsan yung iba hindi matansya yung asin, napadami yung asin, tsaka ang bilis pagka madaming asin na yan, tapos hindi pa natin napapaalsa. Pagpapaalsay na natin, aabutan tayo sa tigas nya, kaya kunti lang iialsa yung ice cream natin, di sa ganong umalsa. Ganun ang mayayari dyan. Wala naman problema dyan kung papalsayin pa natin, mabitin siya sa asin. Pwede naman natin yan dagdagan. Tapos, siyempre, haluin pa natin para sakto sa luto. At tuloy-tuloy na yung tigas niya. So, shout out sa nag-comment dyan sa video natin na ang purpose sa asin na para hindi agad matunaw yung yilo. So subukan yung gumawa ng ice cream na hindi nyo lagyan ng asin kung titigas ba yung ice cream. Hindi lang ang purpose sa asin, hindi lang naman para matagal matunaw ang yilo. Ito din yung dahilan, ito din yung dahilan na titigas yung ice cream. Kasi nakakatulong siya sa lamig. Ang yilo pag malagyan ng asin, magdoble yung lamig niya. Ayan, tulad niyan mga kaidol. Lilinawin ko lang. Kung hindi natin lalagyan ng asin yan, puro yilo yan. Walang problema, mapapalsa natin yan mga idol. O mapapalsa natin yung ice cream natin. Alsa yan. Pero kung hindi natin lalagyan ng asin yan, kahit umalsa na siya, maghapon lang mga idol hanggang kinabukasan yung ice cream natin, ganun pa rin. Hindi siya tumigas, hindi titigas yan. Kahit anong daming yilo ilagay natin. Kahit palitan natin ang palitan ng yilo yan, ganun pa rin yan. Hindi titigas pag walang asin. So, ibig sabihin, ang asin hindi lang siya sa para matagal matunaw yung yilo. Ito din yung napapatigas ng ice cream natin. So, dahil ito hindi pa natin napapalsa yung ice cream natin, kunti-kunti lang muna.
So yun ang mga kaidol, oh, puno na. So papalsayin na natin to. Yan. Tanggalan na natin ang takip. So yun ang mga kaidol, oh. Nilagyan na natin ang flavor. Yan, mangga, avocado, saka chocolate. So papalsayin na natin yan. So wala pa yung milk boy mga kaidol, ha. Ito pa yung milk boy nyo. Yung milk boy natin. Hindi pa natin nahalo. Pangatin muna natin yan. So yun mga kaidol, oh. Yan. Yung isa hindi pa gano'ng malsa kasi iba kasi yung panghalo niya mga kaidol, oh. Maliit. Yan, mix it. So ipalit lang natin tong isang mamaya dito para habol natin yung dalawa. Yan. Hindi siya gano'ng makapaalsa. Maliit. At kulang yung ano niya, oh. Kulang yung nylon. Malalaki. Malalaki yung butas. Dapat yan, pino. Habulin na natin itong mamaya. Ito muna palasay natin. So yun naman kayo doon. Pinagpalit na natin yung panghalo. Dito. So habulin na natin yan. Kapit na sila magpantay mga kaidol. Kunti na lang. So maya maya ilagay na natin yung milk boy. Yan mga kaidol, lagay na natin yung milk boy natin. Yan. Lagay na natin ang milk boy. 1 kilo to milk boy natin. Haluin muna natin yan bago yung dalawa para hindi magbubuo. Yan. Idol. Hindi yan siya magbubuo. Yan kung napapansin nyo. Tunaw siya agad. Pan agad mga kaidol, oh. Lagyan natin ng milk boy. Yan, pasin ninyo, haluin ko pa ng haluin to. Lalampas pa yan dito sa isa. Ito na mga kaidol, oh. Yan. Yan, lumampas na sa dyan sa isa. Yan. Lumampas na siya. Yan, kung napapansin yung pinagdugtungan natin dito, ay yung pinagdugtungan ng ano, panghalo natin. Lampas na. Ito yung akala natin kanina na hindi ni siya alsa kasi napakababa. Huling-huli siya sa dalawa. Akala niyo ba na alsa siya ng ganyan? Yan o. So tiyaga lang talaga sa paghalo pag mano-mano.
Kasi tulad kanina nito ang isa na parang hindi inaalsa kasi napakababa, napakabagal. Umangat. Kung tatama rin tayong Halloween yun, di wala na. Hanggang dun lang siya. Hanggang dun lang yung alsa niya. Tingnan nyo. Tingnan nyo ngayon. Yan. May milk po na siya. Yan. Yan. Yung dalawa na naman. Haluan na naman natin ang milk boy. Siya magkaya dalo. Hindi yan magbubuo. Tunaw siya agad. Siya magkaya dalo. Ah! Yan o. Oh. Kaganda yung ice cream natin o. Oh. So yun mga ka-idol, yung yellow natin bumaba na, may tubig niyan sa ilalim, so tanggalin natin yun, tapos lagyan natin ng panibago, tapos damihan na natin ng asin para titigas na itong ice cream natin.